Naintindihan ba ganinyo kung bakit kayo'y binindisyonan ng Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo o mabuting balita ay si Jesus. Siya ang mabuting balita na katotohanan na ang Diyos ay suma sa atin. Yan ang pinagdiwang natin nung Pasko, no? Ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel. Ang magandang balita, sapagkat ang anak ng Diyos ay naging tao, tayo mga tao, kung makikisa sa pagkatao ng anak ng Diyos, makikisa sa kanyang pagka-Diyos, tayo'y iniligtas ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng salitang Jesus, ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Sabi sa Ebanghelyo, kung ang inyong kabanalan ay hindi higit sa kabanalan ng mga tingin natin kabanalan ng mga Pariseo, hindi kayo makakarating sa langit. Ano yung kabanalan ng Pariseo? Akala nila kayang-kayang nila ang maligtas sapagkat tumutupad sila sa utos na ibinigay ng lumang tipan. Anong kulang? Yung pagtitiwala sa Diyos, na ang Diyos ang nagliligtas, Jesus, sapagkat ang Diyos na nananatili sa atin ay ang Diyos na magdadala sa atin upang manatili sa Kanya. Yan ang kaligtasan. Hindi lang sapagkat sumusunod sa utos, hindi lamang nakikita ng tao na tayo mukhang banal, kundi tunay na banal. Anong katunay na banal? Ang Diyos ay nasa atin. Tayo ay nasa Diyos. Nakikipamuhay tayo sa buhay na walang hanggan. Sumasamba tayo sa tunay na Diyos. Alam ninyo, ang talagang buhay na walang hanggan natin sa langit ay walang tigil na pagkilala ng Diyos ang ating dahilan ng pag-iral. Siya ang lumikha sa atin upang tayo manatili sa Kanyang walang hanggang buhay. Kayong kabanalang tunay ay pakikisa sa buhay ng Diyos. Kaya sa unang pagbasa mula sa Propeta Ezekiel, sinabi doon, kung isang tao may kasalanan, kahit na anong bigat ng kasalanan, at siya'y magsisi at magbagong buhay, nagagalak ang Diyos at siya'y tatanggapin. Yan ang diwa ng ating panahon ng Kwaresma, yung paanyaya sa atin na ating takwil ang ating sarili sapagkat ang kalaban ng ating pagiging makadiyos ay ang pagiging makasarili. Yan ang dahilan kung bakit akala natin ang kaligayahan natin ay yung ating makamtan ang kaluguran ng ating katawan. Pero hindi ang kaligayahan tunay. Ang kaligayahan ay makapiling ng Diyos at maging tapat sa Kanya, mabuhay sa Diyos. Kaya kung ikaw ay naging makasarili, ngunit nagbago ka, naging makadiyos ka, yan ang talagang dapat gawin natin. Tayo nasa langit na. Patatawarin tayo anong kasalanan. Ano pang isang mabigat na kasalanan? Tayo ay hindi mapagmahal sa kapwa. Sabi, hindi ba sapat yung hindi ka pumatay? No, masama yung pumatay ng kapwa. Palagay ko naman hindi tayo pumapatay. No? Pero, pag tayo nagsalita ng masama sa kapwa, pag tinawag natin siya'y hangal, tayo hindi karapat-dapat sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang tunay na pagkilala at pakikisa sa Diyos ay magmahal, magpatawad sa ating mga kapatid. Kaya tayo sumasamba sa Diyos na gagawin natin sa langit, naalaala natin, mayroon tayong mga kapatid na may sama ng loob sa atin, puntahan mo natin, iwan mo na natin ang ating pakikisa sa Diyos sa pagsamba sa Kanya, makipagkasundo tayo sa ating kapwa-tao. At saka tayo magbalik at ihalay ang handog sa Diyos. Sapagkat walang kabuluhan, ang paghandog sa Diyos, ang pakikisa Kanya hindi natin matatagpuan kapag tayo ay walang pagmahal sa kapwa-tao. Ano pang hinihiling sa atin? Sabi nga ni Jesus, pag kunais nating makiisa sa Kanya, itakwil ang sarili. Sapagkat ang ating pagiging makasarili ang handlang sa pagiging kaisa ng Diyos. Sapagkat indinudyos natin ating sarili.
Sabi, pasanin ang krus. Ba't magpapasan ang krus para tayo magsakripisyo sa ikagagal ng ating kapwa-tao? Ganyan ang ginawa ng Panginoon Jesus. Nag-alay ng kanyang ng sanyang buhay para sa ating lahat. Yan. Ating pasanin ang mga dalahin, mga pabigat na dinadala ng ating kapatid. Yan ay pagmamahal sa kapwa. At sumunod sa akin. Anong pagsunod sa kanya? Yun, sa landas ng krus. Ang pagsunod sa kanya, patungong langit, para makamtan natin ang tunay na tagumpay na galing sa Diyos, na walang iba kundi pakikisa sa Diyos, tayo dapat umakyat sa Kalbaryo at tayo ay ating pasanin ang mga pabigat na bunga ng ating kasalanan naglalayo sa atin sa Diyos. Hindi lang ating kasalanan, pati kasalanan ng ating kapwa. Tulungan natin yung mga mahihina na makapaglakad kasama natin, kasunod si Kristo, patungo sa tagumpay. Kaya kay kinurusan ng Ebanghelyo sapagkat ang tagumpay ni Kristo nakamit na niya sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Sumusunod tayo kay Kristo para sa buhay na walang hanggan. Na ating katauhan, yung ating katauhan ay may katapusan. Sabi dun sa unang araw ng Kuresma, ikaw ay abo. At sa abo ka, babalik. Kaya pinaparin tayo sa abo. Abo, sapagkat ang katawan natin ay nanggaling sa lupa at yan ay nagbabago, nasisira. Pero kung yan ay katawan ni Kristo, kung yan ay naging katauhan ni Kristo, na sinasabi sa atin pagdating ko ngayon, katauhan ni Kristo, sabi natin, Amen, sumasampalataya tayo. Kung tayo nakiisa sa katauhan ni Kristo, na anak ng Diyos, ang kanyang muling pagkabuhay ay yung kanyang katawan na niluluwalhati ng Diyos, tayo din luluwalhati ng Diyos. Kaya tayo, pag tayo'y tapos ng ating panahon dito sa lupa, diyan naman ay maiklim panahon, kahit 100 taon yan, anong pinaghahandaan natin? Hindi sa tayo maagnas, mabubuhay na maguli ang ating katauhan, ang ating kaluluwa, dapat kapiling ng Diyos. Ang ating katawan ay luluwalhatiin. Yan ang sinabi, yan ang ginagawa natin ngayong Kuwaresma. At dapat gawin natin sa bawat araw ng ating buhay, inihahanda natin ang ating sarili para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala tayong buhay na walang hanggan kung tayo ay hindi magbabalik loob sa Diyos. Ang Diyos ay handang magpatawad. Kinakalimutan niyang ating mga pagkakamali. Pinapataw sa atin ang kanyang biyaya, ang kanyang pagmamahal. Kaya yung isang tao, anuman ang naging kasalanan niya, napakalaki man o hindi, basta tayo nagsisi, tayo ay tatanggapin ng Diyos sapagkat ang kanyang awa at pagmamahal sa atin ay masigit sa lahat ng kasalanan magagawa nating lahat sama-sama. Ang isa naman taong banal na, at yan ang malimit ng nakikita ni Jesus sa mga Pariseo, na pakitang tao lang ang kabanalan, hindi malalim, hindi nakikisa kay Jesus at sa kababaan na pinakita ni Jesus sa kanyang pagkatao. You know, kung hindi tayo magiging mababaan loob bilang tao, hindi tayo maitata sa kadakilaan ng Diyos. Kaya ang demonyo laging tinuturuan tayo maging mayabang, magtiwala lang sa sarili, hindi sa lumikha sa atin. Kapag tayo nandyan, akala natin banal na tayo, hindi na natin kailangan ng Diyos at tayo nahulog sa kasalanan, mapapahamak tayo. Hindi sapagkat pinarusahan tayo ng Diyos, kundi sapagkat lumayo tayo sa Diyos sa pagkakasalang ginawa natin. Ang kaligayahan ng Diyos ay hindi mamatay tayo. Yung walang hanggang kamatayan, yan ang kaparusahan sa impyerno. Yan ang maging alipin tayo ng demonyo. Pero ang nais ng Diyos, tayo makarating sa walang hanggang kaligayahan sa piling niya na ating Ama. Ang sino mang magbago, magbalik loob sa Diyos, ang kanyang buhay ay kahit na napakasamay naging mabuti, kaligayahan ng Diyos, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung tayo akala natin mabuti na tayo, palalo tayo, hindi natin kailangan ng Diyos, napalayo tayo sa Kanya, tayo nagpaparusa sa ating sarili. Kaya mas mabuti yung nagsisisi sa kasalanan. Kaya sa panahon ito, yung kumpisal, mahalaga yan. Sabi minsan ni Jesus nung inilapit sa Kanyang may sakit, sabi niya, pinatatawad ka sa iyong kasalanan. Sabi ng mga Pariseo, sino ang pwede magpatawad? Ang Diyos lamang. Hindi nila alam, nasa harapan niya, nila, nasaan yung tao, ay Diyos, anak ng Diyos. Kaya nasa atin na ang
kapatawaran ng kasalanan sapagkat ang Diyos ay naging tao. Pag nagpatawad sa ng kasalanan sa atin sa kumpisal, hindi ang pare ang nagpapatawad. Hindi dapat isipin ang pare, pinapatawad niya ang kasalanan ng mga nagkukumpisal. Ang Diyos, kinatawan lang siya sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao. At hanggang ngayon, kami mga pare ay kumakatawan. Ang katawan ni Jesus ay nasa atin para madamdaman natin ang pagpapatawad na galing sa Diyos. Wika ng Pariseo, sino ang makapagpapatawad ng Diyos ng kasalanan? Ang Diyos lamang, tama sila. Sa kumpisal, nagpapatawad sa ating kasalanan ay ang Diyos. Ang kinatawan ay ang simbahan. At ang kumakatawan sa simbahan, nakatawan ni Kristo, ay ang pari. Kaya mapapatawad tayo kahit anong laki ng kasalanan. Isa lamang kasalanan ang hindi mapapatawad, kung hindi ka magtiwala sa Diyos. Yan ang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Wala kang pagtitiwala na ikaw ay nilikha ng Diyos para sa napakadakilang layunin. Kaya hindi ka sumusunod sa Diyos. Kung minsan may mga tao na alam na nila ng Diyos, ang layunin ng Diyos, tinatanggihan pa. Sumasalungat. Yan ang kasalanan hindi mapapatawad. Sapagat yan ang kalagay ng demonyo lumalaban sa Diyos. Inaalis ang ang kapangyarihan ng Diyos, inaangkin. Ako ang may kakaya nailigtas kong sarili. Yan ang sinasabi natin kuminsan pag wala ang Diyos. Kaya tayo napapasubo sa napakatinding mga kapahamakan. Ang Diyos mapagpatawad. Sa Kwaresma, ang tawag sa atin, magbalik-loob tayo sa Diyos, magbago tayo ng buhay, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan, ang kumpisal. At yan, ang ating langit nag-umpisa na sapagkat sa misa na ating dinadalhan lagi, nakikibahagi tayo, tinatanggap natin ang handog ng Diyos, biyaya ng Diyos, Jesus. Minamahal tayo ng Ama sapagkat nakikita sa atin ang Kanyang Anak at tayo nakikisa sa Espiritu na pagmamahala ng Ama at ng Anak, pagmahal ng Ama sa ating lahat na Kanyang gustong maging mga anak. Tayo na parito sa Healing Mass. Ang lahat ng misa ay healing. Sapagkat ang great healer ay ang Diyos. Ang dahilan ng ating sakit ay paglayo natin sa Diyos una sa lahat. Ang paglayo sa Diyos ay kapahamakan sa kaluluwa. Ito mga giliw ko kapatid, dapat nating malaman. Akala natin ang ating katawan ay lahat na hindi. Likha lang yan. Pero mas malaki ang kaluluwa natin sa pagtiyan ay para sa Diyos, galing sa Diyos. At ang katawan natin ay luluwalhati kung kaysa ng ating kaluluwa na dapat ay binibindisyonan. Ang bindisyon, salita ng Diyos na ibinababa sa atin. Ang kabutihan ng Diyos na sa atin yan ay si Jesus. Kaya binindisyonan kayo ng banal na kasulatan, mabuting balita, binibindisyon tayo ng katawan ni Kristo sa anyong tinapay, binibindisin tayo sa pamamagitan ng banal na tubig, nagpapaala sa atin sa binyag, lahat tayo binibindisin, pinagagaling una sa lahat ang sakit natin ng kaluluwa, pagiging malayo sa Diyos. Pinapagaling ang sakit ng ating lipunan, magmahal tayo sa kapwa tayo. Pinapagaling ang sakit natin sa sarili, yung guilt, namumuhi tayo kuminsan sa sarili, sapagkat ang ginagawa natin masama at hindi natin ginagawa ang mabuti, hati tayo. Yan, pinapagaling ng Diyos yan, inaalis yung ating mga pagkamuhi sa sarili. Alam niyo, kapag hindi ka pinatawad ng Diyos, hindi rin kayo nagpatawad sa inyong sarili, magpapakamatay kayo. Akala niyo, katapusan ang kamatayan. Hindi. Kapahamakan lalo ang aabutin natin. Paghingi natin sa Diyos ng tawad ay pagpapatawad din sa ating sarili. Inaamin natin sa tayo makasalanan. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa ating kapayapaan. At yung kapayapaan yan, mabuting pakikisama sa kapwa tao at pananalangin sa Diyos. At kasama dyan, ang paggaling natin ng ating katawan. Bakit? Dahil sa kasalanan, dahil sa paglayo ng Diyos, inilayo din natin ang kalikasan, ang kapaligiran, kaaway natin ang ibang nilikha. Mga hayop, yung mga insekto, gumagawa ng masama sa atin. Bakit? Sapagkat tayo malayo sa Diyos. Pag malapit tayo sa Diyos, napapagaling ang ating pagiging malayo sa Diyos, pinapagaling ang ating pagiging malayo sa itsa, pinapagaling ang ating mga guilt feelings, at pinapagaling ang ating mga karamdaman, bunga ng kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, pinatatawad ang iyong kasalanan. Sabi ng Pariseo, bakit siya nagpapatawad ng kasalanan? Yun ay paglapastang. Hindi, Diyos yan.
ang sinabi niya, alin ang mas madali? Ang sabi, pinapatawad ang kasalanan, o sabihin, lumakad ka, hindi ka napilay. Ayun, pinalakad niya. Pero, ang unang, kayo na hingi ng healing, tayong lahat, ang unang paraan para magkaroon ng healing ay lunasan natin ang ating pagiging hiwalay sa Diyos. Pag nasa atin ang Diyos, pag nagtitiwala tayo sa Diyos, kapag tayo umaasang ang Diyos lamang ating tagapagligtas at naniniwala tayo ang Diyos ay laging sama sa atin, malayo tayo sa kapahamakan. Kung meron man kapahamakan na nararamdaman tayo, katulad ng isang ina na nagmamahal sa isisilang niyang anak, handa siya magtiis, ganun din, magtiis tayo para mailigtas ang kapwa natin. Yan ang maglilit sa atin, pagkat ang Diyos mismo, ang kanyang anak, nag-alay ang kanyang buhay para sa ating lahat, para mahilom ang ating mga karamdaman. At tayo ay nakikisa sa Diyos na anak, na taong kaisa ng kanyang pagka-Diyos, kung tayo kaisa ng pagka-Diyos ng Diyos, ang ating pagkatay nasa kanya, tayo man ay magiging pinanggagalingan ng kapatawaran, kagalingan, kabutihan ng ating kapwa-tao. Yan ang layunin ng ating pagsisimba. Yan ang layunin ng ating kwaresma. Magbago tayo ng buhay, bumalik sa Panginoon Diyos, hingihit ang kapatawaran sa ating kasalanan, pagpatawad ng ating kapwa, at tayo maging laging ang bumubuhay natin nakalaan sa pagsamba sa tunay na Diyos na suma sa atin, ang Diyos na nais na tayo laging sumakanya. Hindi natin ihintay ng huling araw, hindi, ngayon pa man, hinahanda natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsip tayo po ang lahat. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang makapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihiyag natin ang sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Atin pong wiwikain sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang mga pangasiwaan ng simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ng sambayanan na ipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga leader na naglalaan ng sarili at buong katapatan, nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yung nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpo ang nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Atin pong ilakip ang ating mga sariling kahilingan. Ipagdasal po natin ang mga may sakit. Lalo yung naririto, dinala ninyo rito at buong pagmamahal, pagtitiwalang pumunta sa dambanang ito ng San Padre Pio. Kaya hindi yung mga may sakit na naiwan natin sa ating mga tahanan at tayo nananalangin para sa kanila. Pagdasal natin sila, ang ganap na paggaling, kauna-unahan, pagpapatawad sa mga kasalanan nating lahat at ng mga may sakit, kasalanan ating sambayanan, kasalanan lahat ng tao. Pagdasal po natin yung mga humiling sa atin ng panalangin sapagkat may kahilingan silang natatangi katulad ng pagiging tagumpay sa mga eksamen, yung mga kabataan, ang pagkakaroon ng magandang hanap buhay. Lahat po'y makakamtan natin yan kung makabubuti sa ating kaligtasan.
Yung iba po'y humihingi ng mga bagay-bagay, ngunit pag natanggap ay lumalayo sa Diyos. Nagpapakasasa sa kamunduhan. Yun ay hindi galing sa Diyos. Pagdasal po natin ang ating bansa, malapit na po ang mga kaguluhan. Kung hindi nyo nakikita, nandiyan ang lahat ng armas na galing sa NATO, galing sa Pransya, galing sa Aleman, galing sa Amerika. Naku, well armed ang ating mga sundalo. Baka dito ang sunod na giyera, patapos na yung Hamas at saka Israel, patapos na yung Israel at saka Russia. Sabi ng mahal na bilan, magdasal tayo para sa kapayapaan sapagkat magkakagulo sa lugar na ito at sa ibat na ako ng mundo kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos. Kaya pagdasal po natin na ang China, ang buong Asia ay makakilala sa pagmamahal ni Jesus, tayo po ang kasangkapan, ang tanging katolikong bansa sa dakong ito ng mundo. Lahat po yan ating ialay sa makapangyarihang kami ng mahal na Birhen. Diyan din po pinagkakatiwanan San Padre Pio, lahat ng kahilingan dinadala sa kanya at pumupatiin siya ng panalangin ng anghel at ng simbahan. Wikang English, ano po, mas maganda eh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Yun ang pumbahagi ng Hail Mary ay galing sa Anghel Gabriel, ang pangalawibgahin sa primitive church, no? Laging umaasa sa tulong ng mahal na Birhen. Amang maawain, pakinggan niyo po nawa ang aming pagdulog sa inyo at sa inyong habag. Nawa ang maging daluyan ng inyong mga biyaya na mapalapit na sa amin, sa iyo. Sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria at ni San Padre Pio, ang ating mga kaibigan sa langit at sa kapangyarihan ni Jesucristo, Panginoon, nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo kay po isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen.